Okay, pag-usapan po natin heart palpitation. Okay, bilang cardiologist, ito talaga nakikita ko sa pasyente at ito nakakatakot. Merong palpitation na delikado, seryoso bilang cardiologist, alam ko to. Merong palpitation na hindi naman delikado, baliwala lang. So, explain ko. Tapos magbibigay tayo ng mga home remedies na baka makatulong. Hindi ko sinasabi 100%, pero may chance na ito rin pinapay ng cardiologist kung hindi ka makapunta sa doktor. Biglang kumakabog, kala natin mamatay na, di ba? O talagang minsan serious, baka makatulong yung home remedies habang wala pa yung ambulansya, hindi pa tayo nadadala sa ospital. How to stop heart palpitation? So ito normal heartbeat, ano, labdab, labdab, ECG po to eh. Isang ganyan sa heartbeat. Regular. Merong hindi regular. Ayan, no? Biglang tumagal. Labdab, labdab, labdab. Tapos nawala. Merong sobra bilis. Merong sobra bagal. Pero palpitation usually sobra bilis. Ang normal heart rate natin, ganito. 65 to 85 beats per minute. Yan ang pinaka maganda. Pero 60 to 100, okay na rin naman. May tao, pag napapagod, nag-exercise kayo, nagalit kayo, tumataas yun, okay lang yun. Pero pag nakaupo kayo, nakapahinga kayo, kalmado kayo, dapat nandito lang yan. Pinakamaganda 65 to 85. Mas fit, mas mababa, 60. Mas overweight, maraming sakit, mas mabilis. Kaya pag 90, 100, 100 plus, may sakit, may lagnat, ibang problem. So, sino nagkakaroon ng irregular heartbeat? Okay? Maraming klaseng irregular heartbeat. Siguro mga 30, 40 kinds eh. Maraming klase. Merong delikado, hindi delikado. Pero yung mga medyo mas serious, 25%. 1 out of 4 na tao pwede magkaroon nito sa buhay nila. Okay? Yung isang klase, atrial fibrillation, 6 billion ang gastos ng mga Americans. So, matindi. Ang mga may high blood, 20% may irregular heartbeat din. Marami. Okay? So, ano sintomas? Ito yung sintomas ng medyo serious na irregular heartbeat o yung mabilis sobrang heartbeat. Pwedeng nahihilo. Pwede parang magko-collapse. Confused. Pawis na malagkit. Di makahinga. Ibig sabihin yung puso, pangit na yung pumping, wala nang dugo sa utak. Delikado para magko-collapse na siya. Okay? Merong abnormal heartbeat, irregular heartbeat na hindi delikado. Ito yung pinaka hindi delikado. Pasensya na, medyo technical eh, pero maintindihan to ng mga pasyente, alam to ng mga pasyente. So merong PAC, premature atrial complex. Pag yan nakita sa ECG ninyo, okay lang yan. Patalon-talon pero hindi delikado. Pwede to sa marami kang soft drinks, maraming kape, tsaa, iced tea, o mamaya mga may droga, energy drinks, lahat yan nakakagayan. Nakakabog. O, nakita mo, crush mo, okay din yan. Okay lang to, hindi to delikado. So, iwas lang sa mga bagay na nagpapakaba. Pero merong mga irregular heartbeat na mas serious. Katulad nito, atrial fibrillation. Pag nasabihan ko atrial fibrillation, 99% of the time may sakit sa puso. So baka heart problem, heart disease, malaki puso. Serious to. Kailangan makita ng doktor, maraming gamot binibigay. Tulad na sinabi ko, yung akin po payo lang. Talagang cardiologist nyo talaga ang titingin sa inyo. Lahat to kailangan cardiologist. Pero syempre, ina-explain ko lang para mas maintindihan ninyo yung kung ano man may papayo at makita na baka possible ito yung sakit nyo, kailangan nyo magpa-check up. Yan o, pag atrial fibrillation, meron din tinatawag na SVT. SVT, mabilis. 160 ang heartbeat. Yun, delikado din yun. Co-collapse din yun. Pero yung pinaka-delikado sa lahat ito, ventricular tachycardia. Na heart attack, nasa ICU, bigla-bigla nagaganito. May nagaganito. Sabihin, pag naging ganito, talagang medyo agaw buhay po yun. Tapos pag napunta sa ventricular fibrillation,
super delikado. Ito, papunta na to sa pagkamatay. Usually, ito muna, ventricular tachycardia, after a few minutes, pag lumipat dito, next niyan, flatline, patay na yung pasyente. So, ito yung delikado. Pag ganyan, eh, talagang code blue kami, takbuhan kami niyan. May mga gamot dyan. Ito yung mga sinashock, may gamot dyan. Okay? Pero dito muna tayo sa mas serious din naman to mga iba. Ano causes? Pwedeng nervyos, stress, lagnat, kumakabog. Ito, itong mga palpitation lang. Hyperthyroid. Okay? Pwedeng bagsak oxygen mo. Pwedeng potassium mababa, calcium, electrolytes. Baka nagtatae, pinapawisan. At kung meron ka talagang heart disease, malaki puso, may high blood, may mga sakit, abnormal heart rate, heart valve, may problema, rheumatic heart disease, mababa potassium, yun, mas malaking chance magkaroon nitong mga abnormal heartbeat. Para sa ibang mga palpitation lang, yung ordinary palpitation, pwede masama, hindi masama, iwas tayo. Kape, yan, sobra tapang kape, kabog, dark chocolate, soft drinks, alak, energy drinks, pagpakabog, spicy foods. Misa kasi, pag masakit ang tiyan, doon kumakabog ang puso. Actually, may reflection eh, yung sa tiyan at puso. Paghirap yung tiyan, impacho, ang laki, yung puso mo, magluloko din yung kabog. Oo. Makabag, mahangin, natatae, ayaw lumabas, talagang, ano, pati puso mo maging irregular. Oo. Yung isa na common na medyo seryosong sakit, atrial fibrillation, ganun din sintomas. Kumakabog, heartbeat, nagloloko, nahihilo. Kasi nga, humihina yung pumping sa utak. Pwede rin emotional cause. Minsan, itong mga palpitation, nagalit, stress, trabaho, depression, anxiety, mood swings, di ba? Lalo na ngayon, daming stress sa social media. Ano test ng doktor? Minsan, di po pwede ECG lang. ECG kasi wala pang 1 minute yan eh. Hindi mo makikita eh. Ang ginagawa namin, cardiologist ito po, 24-hour Holter monitoring. Ang 24-hour Holter monitoring yan, makikita mo yan, no? Kinakabit yan, ECG 24 hours. Yan, no? Pag kinakabit nga namin ang biro, eh, baka iuwi ng pasyente, hindi na bumalik, mga 400,000, 500,000 yan eh. Kaya mahal dito. So yung ECG mo makikita in 24 hours. So makikita, pag natutulog ka ba, nagluloko yung puso, pag nagalit ka ba, nang jogging ka ba, o may meeting ka, yan, nagmi-meeting siya. Oh. Tapos makikita buong araw, anong klase yung abnormal heartbeat mo. Pag nalaman yon, matutukoy ng doktor kung ano ang gamot. So, hindi ko na-explain kung ano yung specific na gamot kasi nga, ang daming klaseng abnormal heartbeat, iba-iba yung gamutan at very complicated siya. Ang sinasabi ko lang, tulad ng mga atrial fibrillation, mga SVT, may mga tabletang binibigay. Okay? Pag hindi nakuha ng tableta, may iba, ito, mas serious, kinukuryente. Oo. Pero usually, dapat makuha na sa tableta. Pag hindi itong cardio version, yung iba, nilalagay ng pacemaker plus. Yung pacemaker plus, ICD yan. No? Ibig sabihin ng ICD ito, implantable cardioverter. Pag nagloloko yung puso, ito yung mga very serious to, ventricular tachycardia. Gagawin nung parang pacemaker plus mo, maglalabas siya ng maliit na kuryente. So, sinashock niya, hindi nakala-shock dito. Siya mismo magsashock sa puso. Tapos, in a few seconds, magre-regular ulit. Life-saving to. Marami na nakakabitan nito. Kaya lang, milyones to. More than a million ang isa. So, meron mga ganong tao na kailangan nitong mga makinang to na kinakabit. Tapos, meron din naman na tao na may yung puso nila, paano ba explain to? Yung puso nila, may abnormal na parang peklat sa loob. May lamat. Dahil doon sa lamat na yon, yung heartbeat nila, imbis na normal, biglang tugudugududug ang bilis-bilis. Kasi parang may peklat doon na balat na extra na ikot yung kuryente ng puso. Ang ginagawa ng mga doktor,
cardiologist, electrophysiologist, sinusunog nila yung part ng puso na yon. So yung peklat, pag sinunog nila yon, catheter ablation, sa Tagalog, sinusunog, eh, gumagaling. Gumagaling yung pasyente. Mga may SVT, misan yan. So, depende sa cause. Kung ang cause ay mababa potassium, correct na potassium, may sakit sa puso, bara yung puso, gamutin yung bara sa puso. Pero kung may abnormal track, abnormal pathway, yan, ablation. Yan. So, magpapacheck tayo sa cardiologist, pero magagawa natin, iwas stress. Wala namang masama gawin ito, iwas anxiety, iwas alak. Sigarilyo, bawal lang. O yan, oh. Kung potassium, calcium mababa, kinokorek yan. Pa-blood test, mababa potassium. May potassium supplements at may tableta. Pero syempre, papacheck natin. Hindi pwede hula-hula. Pagkain na healthy, pwede yan. Iwas alak, sugary foods, salty foods, processed meats. Ito na tayo. Sa paano natin ma-stop kung emergency, di ba? Bukod sa gamot sa to, rest, diet, stress. Meron mga magagawa. Isa is deep breathing lang. Yung nga lang malalim, papalpitate, di ba? Kabado. Malalim. Tapos pahinga mo lang. Ano? Pag pinapawisan ka, ano lang. Pilit mo lang. Relax lang. Ngayon lang, oh. Minsan, pag nag-focus ka lang, pag kumalma lang konti, eh, mamaya-mamaya, pwedeng biglang mag, uy, nag-normal na siya. Pwede ito sa mga SVT, supraventricular tachycardia, yung biglang tugudugudug ang bilis ng heart rate. Talagang, minsan, pag ganyan kabilis yung heart rate, mga 160, ano yon, minsan, ang baba na ng blood pressure. Pwede ito coughing. Mga lang. Pag naubo ka, minsan, kakaubo mo, anong nangyayari? Yung sa puso, nag-iiba yung pressure eh. Nag-iiba yung pressure sa loob ng puso. May pressure yan sa puso. Pag nagulo, yung nagugulong abnormal heart, bibiglan, oops, nagno-normal siya. Minsan, chumachamba. Wala naman masama abang wala pa yung emergency room, wala pa yung ambulansya, hindi ka makapunta sa ospital, hindi mo alam ano yung abnormal heartbeat mo. Kung SVT ka, kahit yung mga malalala, yung mga ventricular tachycardia, saan? Walang masama. Iubo-ubo mo lang. Huwag naman sobrang ubo, di ba? Lalo, basta pilit mo lang. Minsan nagko-convert. Who knows? In chumamba, in 5 minutes, 10 minutes, ma-convert. Yung iba, malamig na tubig. Valsalva manu- malamig. Sa muka. O minun na malamig. Ice na ice. Minsan pag sobrang lamig, parang nasya-shock yung reaction natin. May vagal reaction. Bumabagal din yung puso. Kaya yung mga iba naglulubog sa malamig, bumabagal yung puso. Yung iba naman, valsalva, pag-iri. Diba? Yung ganyan, no? Pag-iri, pisil sa ilong, ito, valsalva yan, pisil sa ilong, iri. Sinisinga, nasara yung ilong. Diba pinapapop mo yung ears mo? Pero pwede rin yung valsalva, nagugulo din yung pressure sa puso. Huwag naman sobrang iri, masama rin sa puso. So, subok lang, habang nagpapalpitate, minsan nako-convert. So, pili kayo dito. Hinga, ubo, cold water, valsalva. At pag SVT, napakabilis ng, alam niya ng ibang kababayan natin, may SVT. Meron ding carotid sinus massage. Ito, dito, sa pulso. Isa lang, huwag dalawa. Bawal dalawa kasi machochoke ka eh. Parang sinasaka, isa lang. Oh. Minamassage. Ano? No? Okay. Maselan, wala naman masama pag isa lang. Pag isa lang minamassage yung carotid, bumabagal yung puso. Gagawin lang to pag talagang duda mo o na-diagnose ka na dati na may SVT o ibang mabilis na heartbeat, wala naman, usually walang harm naman to. Eh. Basta isa lang. Babagal. Hopefully, with this o with valsalva, ma-convert ka na. Kasi nako-convert yun. Sobrang bilis. Ganito. Ayan o. Bilis. Tapos biglang mako-convert. Pag nag-convert, okay na. Buhay ang pasyente. O, parang, how do I explain it? Parang, di ba, minsan may mga saksakan tayo. Pag sinaksak mo, di ba, nag-spark. Minsan nakita mo yung saksakan, biglang, tsk, tsk, tsk,
gumaganon, parang nagluloko, gumaganon, parang nagkaroon siya ng abnormal track. Eh. So pag naayos yun, normal na yung kuryente ng puso. Sa so tulad ng sinabi ko, ah, cardiologist. Pero itong mga maneuver, wala naman masama dito. Hindi naman masama. Lalo na kung delikado. Isa pa, tuturo ko sa inyo. Ito medyo masela. Metoprolol. Yan, favorite ko, beta blocker. Metoprolol, 50 milligrams. One tablet o half tablet. Tulad na sinabi ko, papacheck mo na kayo sa doctor na. Pero ito, minsan, siguro ah, sa mga palpitations, sa mga SVT, atrial fibrillation, yung atrial to, makakatulong siya. PAC, kabog, PVC, naintindihan to naman. Pupwede to. Pero merong mga sakit, bawal din tong metoprolol. May sakit, bawal din. Lalong babagsak ang blood pressure. So, ang estimate ko, sa mga palpitation, siguro 40% makakatulong to. 40% baka walang silbi. 10 to 20% baka lalo lumala. Pero kung mag-isa ka lang nga sa bahay, nasa probinsya, talagang alam mo nang co-collapse ka na, di ba? Tapos kung alam mo may history ka naman ng SVT, pupwede to eh. Usually half tablet or one tablet. Actually, kami ni Doc Lisa, naka-maintain kami nitong metoprolol. Konti lang kami, one fourth lang o one half tablet twice a day. For palpitation, meron ng konting palpitation, mine-maintain ko. Tsaka pwede rin siya pang nervous. May tulong din siya. Pero anyway, ang point ko lang, pinapaalam ko lang sa inyo na may ganitong gamot. Hindi ko sinabi sa bawat palpitation inumin nyo. Hindi po. Tulad ni sinabi ko, 40% makakatulong, 40% baka walang silbi, 10 to 20% baka makalala. So makakasabi lang ang iyong cardiologist. Doc Lisa? Okay. So yun po. Sana po nakatulong tong video natin para sa inyong lahat. God bless.